We're in New York City. I'll make a brand new start of it in old New Today is our flight papunta sa LaGuardia Airport kasi pupunta kami sa New York and wala pa kaming tulog dito and sobrang antok na kami kasi 5 a.m. ba naman ang aming flight. 2 hours flight lang and hindi ako nakatulog ng maayos sa plane. Pagkalabas namin ng airport ay sinalubong agad kami ni Ate Dars. YouTube! Bumili na agad kami ng Metro cards which is valid for 7 days for $34 para unlimited na yung rides namin sa subway, sa mga bus. Pagkababa namin ng bus, we had to walk going sa another station para sumakay ulit ng bus going to another station and then naglakad na kami. We had to take a lot of buses para makarating sa aming unang destination, which is Mommy Lolly's place. Kapatid ni Papa. Thank you, Mommy Lolly, for preparing our breakfast, IG, New York bagels. Ang laki ng bagel. Hindi against the light. Behind the scenes. Kainis. Sinama ako ni na ate kasi may pupuntahan silang shoot location ng Manifest series. Basula, welcome to New York. Ay nako, mild pa. Wow, first subway. Sasakay kami ng subway papunta muna sa bahay ni Ate Dars. Nine stops and sa Rigo Park kami bababa. Siyempre, tumulog muna. Medyo matagal na yung last kong sakay ng subway, kaya na-enjoy ko talaga yung pagsakay ko. Welcome to my baluarte! Kumain lang kami ng Jollibee sa house ni Ate Dars. Thank you for the Jollibee treat and yung spaghetti nila dito ay iba. Meron. After namin kumain ay sinundo na kami ni na Kuya Joshua at ni Ate Christelle. Friend din sila ni ate, na naging friend na din namin. And papunta na kami sa Manifest location. Hi guys, so titingnan namin kung ongoing pa yung shooting ng Manifest. Kaso hindi naman namin nakita. Ang nakita lang namin ay yung mga trailer trucks ng mga cast. Kaya nag-decide kami na pumunta muna sa Hunters Point South Park. RJ Bama, di ba ko kilala? Kuya Joshua. Ah, yeah. That is the Empire State Building over there. Hi guys! So hello, we are here in New York. Please unfollow. Wait. Ito yung back. Tapos yun, United Nations. That is the Queens Bridge. Queens. Times Square na to. Oo, Times Square, yeah. Ayan, so hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kasi na-tour na kayo ni na Ate Dars, Kuya Joshua at ni Ate Christelle. So thank you guys! Guys, okay. Trivia, ang ilalim daw nito, dagat ba to or lake or Hudson River ay subway. So, that's why it's called subway because it's under the sub. And it's a way. So kung pupunta sa city, magsasubway dito sa ilalim. Yeah. Alam nyo ba guys na itong araw na to ang pinakamainit na araw sa New York. Kitang-kita nyo naman sa pawis ko. At dahil malabo yung chance na makita namin yung cast, pumunta na lang kami sa mga location na napag-shootingan nila. Ito yung bahay ni na Ben Stone. Ito naman yung bar na pinupuntahan ni Jared. After namin sa Manifest location ay nagpunta na kami sa aming Airbnb. So under the Dutch yung pangalan ng aming Airbnb and makikita nyo na maganda naman yung nabook namin. 2 beds and then maganda yung CR, spacious. At room lang naman yung may balcony. Okay, makakapag-rest na tayo. Reserve energy kasi wala pa tayong tulog. Let's go New York.
at nakatalog na nga ako. After ilang oras, kailangan na namin gumising kasi sayang yung oras, and kumain muna kami ng Chinese food na pinadala ni Mommy Lolly. Thank you, Mommy Lolly! Hi guys! It's 7:35 PM. Ngayon ay papunta naman kaming Subway ulit kasi itutour kami ni Tita Mimi sa city. Punta muna kami sa Hudson Yards. From the subway station, kailangan yung gumamit nitong 125 foot long na escalator. Grabe, sobrang taas. Para na kaming mahuhulog. Ganun yung feeling. Hudson Yards Mall. Ang tataas ng mga buildings dito. Ito yung tinatawag na The Vessel. Gumanda na yung weather and swerte namin kasi naabot na namin yung sunset. Dito naman kami sa mall. Naglakad-lakad lang kami dito and then punta na kami sa bus station. Itong bus station na ito ay papunta ng Times Square. Guys, yun yung Empire State Building. Madison Square Building. Tapos lakad lang kami ng lakad, ng lakad, ng lakad, papunta ng Times Square. At syempre, naglalakad pa rin kami. Tapos napaibig si Kuya sa hotdog kaya bumili muna kami. Hindi ako nasarapan dun sa akin kasi parang hindi naman siya special. Pero yung kay Kuya, nagustuhan niya. And then finally, nakarating na kami ng Times Square. Pangarap ko din na magka-billboard dito someday. Nox! Akalain mo yon sa dinami-dami ng tao, magkikita ulit kami. So, binidyo-chat lang namin si Daddy, nanood kami ng show. Hi, Spidey! And then after noon, kumain kami ng ice cream. Tapos yung very last na pinuntahan namin ngayong gabi ay sa the Grand Central Terminal. Thank you, Tita Mimi, for touring us. And after noon, umuwi na kami. Today is another day. Marami kaming agenda for today's video. Umpisahan natin sa World Trade Center Oculus. Hi, vlog! Beside Oculus, may malaking mural painting kaya nagpicture muna kami. Parang maliit sa picture! And if alam nyo yung 9/11, ito yung Twin Towers. Guys, ito na yung World Trade Center. Parang wala. Next up, ay Brooklyn Bridge. And nilakad namin hanggang dun sa dulo. Mandala, mandala. First step. Brooklyn Bridge. Manhattan Bridge. Huwag kang tatalon! Huwag kang tatalon! Grabe, dati wallpaper ko lang to. Pero ngayon, background ko na. Doon daw sa island na yon, Governor's Island. Kailangan mag-ferry para makapunta doon. Yeah. Pero mahal ang ferry, hindi tayo magagano'n. Buti na lang kanina doon sa bridge, hindi ganito kainit. Dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng drinks kasi nga sobrang init. Pumunta din kami sa friend's apartment. Nakapanood ako ng few episodes before pero yung fan talaga ay si ate, lalo na si kuya. Hindi namin masyadong appreciate yung Flatiron kasi under construction siya. Dinala rin kami ng aming mga tour guides dito sa Harry Potter, New York. Isa siyang shopping center na dito nyo din makikita yung totoong wand na ginamit sa movie. Abracadabra! Hindi ulit ako fan ng Harry Potter. I know I'm a boring person, pero it's exciting to visit a store like this. Next up, Koreatown! Dito kami magdi-dinner sa food gallery. Dahil curious kami sa kung ano ba talaga yung authentic na lasa ng Korean food. So, dito namin ginusto kumain. Grabe, nakakagutom. Medyo madami yung tao dito sa food gallery kaya kailangan nyo maghintay bago pa kayo makaupo. Ang in-order ko ay yung Korean black bean noodles or jajangmyeon kasi ito talaga yung pinakagusto kong matikman. Medyo nakulangan lang ako sa sauce niya.
I still like Korean food. Tapos kasama na rin namin yung college classmate ni Kuya, si Ate Jo. Nag-stop by lang kami sa isang Korean grocery para bumili ng ice cream. Dumaan na rin kami sa Tulaju. Day 3. Ngayon, naglalakad lang kami papunta sa Jackson Co. Food Hall and Bar. In-invite kami ni na Tita Emeline and Tito Benny for a lunch. Dito sa food hall, maraming choices like Asian, Chinese, Mediterranean. I'll have this one. Sweet sauce. Tapos kumain lang kami and then nagkwentuhan. Thank you, Tita Emeline and Tito Benny for our lunch. Hi guys, may tatlo na lang ngayon. So we had to go to the station kasi tatagpuin namin sina ate. 7-minute walk, makikita na namin sina ate. Ito na yung Dumbo Street. Yun na yung Manhattan Bridge. Wala pa pala sina ate, kaya nag-order muna sila sa Joe Coffee. At dumating na. Galing kasi sila sa Stranger Things The Experience. Nagstay lang kami dito sa Dumbo area. Nag-chill and then nag-picture. Ganda. Kaso ginagawa. Tong original. Naglakad kami papunta dun sa kita yung Manhattan Bridge at Brooklyn Bridge. Tapos sa may bathroom, may nakita kaming ganito. Yeah, mas maganda may shades. At naglaro na nga ang mga bata. Kiss! And then, pumunta kami sa isang thrift store sa Chinatown. You're so chunky. Si Kuya lang yung minabili. Look at this Nike store. Nandito tayo sa Rockefeller Center. Sa winter, ice skating rink ito. Dito rin matatagpuan yung malaking Christmas tree. Dito na po kami sa tubig! Oh my God! Basa na ako! Basa ako! Boring yung mga kasama ko, mga KJ. Umasok muna kami sa Rockefeller Center building kasi bibili kami ng inumin. May mga shops and restaurants din dito. Dito sa Amazon Go, hindi mo na kailangan mag-go through the payment process kasi paglabas mo, automatic na bayad na yung mga kinuha mo. Thanks, Ate Dar, sa libre ulit. On our way sa kakainan namin, nadaanan namin ito Nintendo at saka yung Fox News. Pupunta kami ngayong Ichiran. Ang haba ng pila because it's the number one ramen place in Japan at saka ito rin yung only branch nila sa buong US. Habang nakapila ay binibigay na yung menu where you can choose your order para pagpasok nyo, bigay na agad yung order. After 30 minutes, nakapasok na kami pero waiting pa din to be seated. Thank you. Nice to meet you. Okay. Binigay na namin yung paper and we're just waiting for our food. Kayo yung maglalagay ng additional topping. Let's dig in. Ang sarap. Tapos nag-order pa ulit ako ng spicy paste. Hello, you ordered the spice? Yes. You want a pardon? Thank you. Mahilig kasi ako sa mga ramen, kaya nagustuhan ko talaga siya. Simot, sarap. After magbayad, dumaan lang ulit kaming Times Square. Ayan, naka-uwi na kami. Thank you, Ate Dars. You're the best, Dars. Love you. Plastic. Happy birthday to you. Happy birthday, dear darling. Today is another day and check out na namin sa Airbnb. Wow, malamig ngayon. The weather was so nice today. It's sunny, but the breeze is cold. It's our last full day here sa city, so we're going to make use of our day today. We are here at the Battery Park to see Statue of Liberty. To get closer to Miss Liberty, you have to use this ferry, but wala pa kaming budget for that. Dito kami kakain sa Chelsea Market. Katapat lang siya ng Google Office.
Sa loob, marami kayong makikitang shops, restaurants, stalls, at iba pa. And dito kami kumain sa Dixon's Farm Stand Meats. Dinala nila kami dito sa Starbucks Reserve Roastery. Napakalaking Starbucks naman ito. At namigay pa nga sila ng kape. Thank you naman. Sunod ay nagpunta na kami dito sa Little Island. Dito sa Little Island, para lang siyang garden, nature, and then dito sa pinakatuktok may view. We met up with Tita Marilyn and Tito Roel din dito. Oh, tigas na liga! This is Columbus Circle. Tapos Central Park na. Naglakad-lakad lang kami dito, nagpicture. Hallelujah. 1, 2, 3. Kapa. Ang ganda ng weather kasi palubog na yung araw and then hindi na masyadong mainit. Tapos ito na yung last stop namin sa Bethesda Fountain. To end the day, dito kami nag-dinner ng K-barbecue sa Let's Meet sa Koreatown. Ang sarap lahat, as in nabusog talaga kami. Pero grabe yung bill namin, umabot ng $488. What? Hinantid na nila kami sa aming hotel na binook ni Tita Rosel. Thank you, Tita Rosel, for our rooms. Mulanto, Lugan. Time to say goodbye na sa friends ni ate. Ikaw pala hindi kanya iiyakan. Hindi naman kami mahihiblay. Good morning, it's day 5 and I'm going to give you guys a quick hotel room tour. Happy birthday to you. Thank you again, Tita Rosel, for our rooms. Thank you rin po sa breakfast, Mommy Lolly and Tita Rosel. This is the day na alis na kami sa city, so we had to take the train. Itong train na ito ay about 1 hour plus ride going to Ronkonkoma. Nakarating na kami ng Holbrook and thank you Tito Tony sa pagsundo. And finally arrived at Lola Delia's house. We're going to stay here for the next 3 days. And then we get to see some relatives at Kaylee's birthday party. And we are back in the city. Hindi sila pumayag na hindi namin makikita up close yung Statue of Liberty. So dinala kami ni na Lola Delia, Tito Ron, and Tita Melody. Thank you! Hala naman hindi na namin makikita si Miss Liberty up close. But ngayon, sobrang lapit talaga. Kasi pupunta kami doon sa island mismo. Kailangan talaga mag-ferry para makapunta doon sa island. Parating na sila New York. Hindi na kami umakyat doon mismo kay Miss Liberty kasi hindi rin open yung pinakatuktok. Order! Sa so order na. Oops! Pagpupunta kayo dito sa Liberty, kailangan nakatulong. Nag-picture-picture lang kami dito sa baba, naglakad-lakad. Tapos bumalik na ulit kami para makadami pa kami na mapupuntahan. Tapos nag-late lunch lang kami dito sa Blue Smoke. And masarap yung pagkain nila. After namin kumain, pumunta muna kami sa Gucci. And sinamahan namin sila bumili. Next time na lang kami bibili. Thank you, Tito Ron, sa treat. And to end our tour today, dinala kami sa 235th rooftop. It's a bar and a restaurant, pero pumunta lang kami doon to see the view and the buildings. Sakto, sunset pa. A very nice way to end our New York City trip. Then, nasa station na ulit kami, pabalik ng Holbrook. Tapos, nagtakbuhan kami kasi
kakadating lang, paalis na ulit yung train. The day before our flight, tumambay lang kami dito sa backyard kasi sobrang ganda ng weather. Okay, naglalakad kami ngayon. Nag-take advantage lang kami sa weather kaya pati sa neighborhood ay naglakad na rin kami. Yung weather ay may araw pero malamig yung hangin. Malapit na kasi yung fall season kaya nagsistart na ang lumamig. Yung weather dito yung isa sa pinakamamimiss ko. Then we just had a great time telling stories, eating Filipino food hanggang manggabi. Today is our flight back to Orlando and I will miss New York. It was such a great experience. Salamat sa lahat na naging part ng aming New York trip. Love you all!